Magandang gabi, magandang umaga, magandang araw mga homebase. Anong oras nyo man po ito mapanoodong video na ito? Nandito naman muli ako upang i-share sa inyo kung paano gumawa ng homemade tocino na walang preservatives, hindi ginamitin ng meat tenderizer. Pero bago po natin simulan yan mga homebase, intro muna po tayo. Shout out po muna kay Pablito Moraga ng Tagbalutan Summer. Ano yung Pablito? Ingat ka dyan lagi sa work mo. Okay, ito na. Ito na yung mga ingredients ng ating gagawing homemade tocino. Siyempre, meron tayong 1 kilo kasim. Tapos may water tayo. Garlic, chopped finely. Sugar, white sugar. Mayroon din tayong rock salt. Anisado wine. Pineapple juice. Siyempre ang pinakahuli MSG mga kumbis. Yan po ang ingredients ng ating gagawin homemade tocino. Mga kumbis, may share lang po ako sa inyo. Pagka nag-cut po kayo ng meat, lalo na sa gagawin yung tocino, kailangan po across the grain po siya mga kahumbase. Ano po yung across the grain? Ibig sabihin po mga kahumbase, yung hibla po ng karne, kontrahin po natin yon para mas malambot ang gagawin po nating tocino. Yan po ang isang tip ko po sa inyo mga kahumbase. At saka, pagka gagawa kayong tocino, syempre ang pipiliin nyo mga kahumbase, yung kasim na part. Kasi marbleized siya eh. Pag once na ang isang kami na marbleize, ibig sabihin yan, malambot siya. Yan, yung pangalawang tip ko sa inyo. Tara, umpisa naman natin. Bago natin na ihiwain ito mga kahumbase ng manipis, tatanggalin muna po natin yung balat nito. Ang iiwan lang natin, yung fats. Ito yung pagtanggal ng skin mga kahumbase. Yan. Hahatakan nyo yung pinaka-unahan. Tapos, para mas madali siyang balatan. Putulin natin ito kasi medyo mahaba eh. Ito yung mga base sinasabi kong hibla. Kasi yan o. Pansinin nyo mga base pagka bumili kayo ng karne ng baboy, may hibla po yan eh. Yung diretsyo niya, paganyan. Kailangan hiwa paganyan din. Ito, paganyan ang diretsyo niyan eh. Kaya ang hiwa... Medyo manipis lang siya ng para mas madaling maluto. Okay, ganoon lang po mga kahumbase ang pag-cut ng meat. Pero ingat po kayo, pag baka dumulas dun sa daliri nyo eh. Lalo na medyo ito, medyo mahitaba. Dudulas yan.
Okay na, slice na natin ng maninipis. Ang susunod po natin gagawin, gagamitan siya natin ng ano, tenderizer. Slice, pupukin na natin itong ganito. Magkabila yan mga kambing, yan magkabila. Ayan, hanggang matapos lahat to. Ang ano natin mga base, ang purpose nito para mas madaling i-absorb yung sauce na ilalagay natin mamaya. At saka lambutin po na, dagdag lambutin po ito ng ating gagawin tusino. Hindi tayo gagamit ng meat tenderizer. Ito na yung pinaka natural way ng pagpapalambot ng karne. Tapos sa lahat mga kambase, ang gagawin natin, ililipat man natin to sa ibang lalagyan. Kasi dito natin ilalagay yung sauce. Ito po natin yung mga, i-combine na po natin lahat ng mga ingredients. Water. Tapos pineapple juice. White sugar. Rock salt, anisado wine, garlic chopped finely, tapos pinakahuli po mga base MSG po. Tapos haluin lang po natin siya ng ano hanggang matunaw po yung salt at saka yung sugar. Okay po, tunaw na siya. Pwede na po natin ilagay yung karne na hiniwa natin kanina. Ito na yung meat mga kambis na in-slice natin kanina. Ihalo na po natin siya sa sauce. Haluin na natin ng husto na maigi. Hanggang matuyo po yung sauce na inilagay natin. Ibig sabihin niya po yan, inabsorb na po ng meat yung sauce na nailagay. Okay na tayo mga kambase dahil wala ng sauce na absorb na po. Yan, yan ang tuyo niya mga kambing.
Yung ano pala mga combis, kaya walang color yan. Talagang sinadya ko yung hindi ako maglagay ng food color. Pero kung gusto niyo naman pong maglagay, nasa inyo po yan. Mga combis, after po nating haluin, ipifridge po natin siya ng 4 to 8 hours po mga combis. Ito po yung finished product mga combis natin, homemade kusino. Tikman po natin. Malambot siya mga kombis kahit wala siyang meat tenderizer. Malambot at malasa. Kung nagustuhan niyo mga kombis sa aming ginawang homemade tusino, paki-like nyo lang po. At huwag niyong kalimutan i-share para makita po naman yung mga friends. At hanggang dito muna po mga kombis. Sana abangan niyo po ang mga susunod po ng mga video na i-upload dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.